Good day mga kapatid. Isang magandang araw o gabi sa inyong lahat. Ako po si Kuya Bino at welcome sa aking kauna-unahang kaunting kaalaman na ibabahagi sa inyo. Alam nyo mga kapatid, ang kaunting kaalaman na ibabahagi ko sa inyo base sa aking karanasan. Well, huwagin natin itong patagalin pa at atin nang simulan. Ang kaunting kaalaman na ibabahagi ko sa inyo ay pinabakatang rules ng mga YouTuber. Mga kapatid, alam nyo bang may 12 rules ang mga YouTubers? Oo kapatid, tama ka, 12. Well, kapatid, kung hindi mo pa alam ang 12 rules ng mga YouTubers manood at makinig kang mabuti. At sigurado ako na makakatulong at may matututunan ka sa video na ito. Unang-una sa lahat ang tinatawag nilang 2 to 3 minutes rule. Kapatid, bago ka mag-subscribe sa isang channel, siguraduhin mo munang panonoorin o papanoorin mo ang video nila ng 2 to 3 minutes. At nang sa ganun, hindi masayang ang oras mo at pag-subscribe mo sa kanila. Pero kung ang video nila ay nasa 1 to 2 minutes lamang, kapatid, okay na yan. Panoorin mo na ng sagad. At sigurado akong ito ay pasok na sa banga. Ikalawa, kung ikaw ay legit na nangingisda, like mo na din ang video niya. Hindi naman siguro kabawasan sa iyo ang pag-like sa video ng iba. Ikatlo, ito yung tinatawag nilang tamang bakas o mag-iwan ng tamang bakas. Ano nga ba ang tamang bakas o paano nga ba mag-iwan ng tamang bakas? Well kapatid, ang kailangan mo lamang gawin mag-comment ka lang ng naaayon sa nilalaman ng video nila at huwag kung ano-ano lamang. Kapatid, alam mo ba kung gano'ng kahalaga ang tamang bakas? Mahalaga ito dahil dito nila tinitignan kung pinanood mo ba talaga ang video nila. Mahalaga din ito para masundan ka nila at maibalik sa iyo ang sukli. But ito ang tinatawag nilang buntot. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Ito ang ayaw na ayaw nila at hindi mo dapat gawin kapatid. Ibibigay ko ang ilan sa mga example ng buntot para naman meron kang konting idea. Examples. Okay na kapatid, tapos na ako. Ikaw naman. Pabalik naman po ng sukli. Pasabak naman po. Sub to sub tayo kapatid. Nakasubscribe na ako. Subscribe ka na din. Iilan lang yan sa mga buntot na hindi mo dapat gawin. At tiyak na iyan ang mga buntot na dahilan kung bakit hindi kanila babalikan. Ikalima, ang sabing halos lahat yata ng mga nagsisimula pa lang sa YouTube nagawa na ito. Aminin mo kapatid, yung sinubscribe mong channel ay inansab mo dahil hindi kanya binalikan. Well kapatid, naranasan ko na din yan. Sino ba naman ang bagong YouTuber pa lang ang hindi gagawa nito? Pero alam mo kapatid, may mga rason din minsan kung bakit hindi sila agad nakakabalik sa iyo. Dahil karamihan sa mga iyan may mga trabaho din at hindi full time na nag-ooperate ng channel nila. Alam ko kapatid na isa ka sa mga iyon at alam kong nauunawaan mo ito. Well kapatid, kung ikaw walang trabaho o wala pang trabaho, ipasok na natin ang ika-anim na rule. Ika-anim, patience. Sa pagkakataong ito kapatid, kailangan mo ng matinding pasensya at tiyaga. Dahil kung wala ka niyan ay sigurado lagi mong gagawin ang rule number 5. Pero kung sa tingin mo isa o dalawang araw na siyang hindi bumabalik sa iyo, kapatid, nasa iyo na ang desisyon kung anong gagawin mo. Dumako naman tayo sa susunod at ang pinakamahalagang rules sa lahat. Ikapito,
subscribing. Well, kapatid, kung ikaw eh hindi pa nakakapag-subscribe at bago ka pa lamang sa channel ko eh, eto na. Eto na kapatid, ang pagkakataon upang ikaw ay mag-subscribe. Pero kapatid, eto lang ang sasabi ko sa iyo. Huwag kang mag-alala dahil once na makita ko sa notification ko na nag-subscribe ka at nag-iwan ng tamang bakas, makakaasa ka sa aking pagbalik at siguradong hindi mo ito pagsisisihan. Ika-8, nasa sayo pa rin kapatid kung magustuhan mo itong kaunting kaalaman na naibahagi ko sa iyo. Nasa iyo kung ilalike po ito o hindi. Ika-9, syempre kapatid, nasa iyo pa rin ang desisyon kung pipindutin mo yung notification bell dyan sa baba. Ika-10, kung pinindot mo yung notification bell, kapatid, eh, congratulations dahil hinding-hindi ka na mahuhuli sa mga kaalaman na ibabahagi ko sa tuwing ako'y magka-upload ng panibagong kaalaman. Ika-11, kung ang video ito ay pinanood mo ng buo at nasundan ang mga rules na nabanggit ko, eh, congratulations ulit kapatid. Dahil baka isa ka sa 6 na maswerteng mananalo ng ipapag-giveaway kong worth of 50 peso load. Oo, tama ka kapatid. Worth of 50 peso load. Ika-12, antabayanan o hintayin mo lang kapatid ang sunod na kaunting kaalaman na ibabahagi ko. Dahil kapatid, doon ko sasabihin kung papaano mo makukuha o i-claim ang premyo kung isa ka man sa 6 na maswerteng mananalo. At malay mo kapatid, isa ka sa mga ito. At dyan na nagtatapos ang 12. Este, hindi pala 12, sa totoo lang eh 10 lang pala. Salamat sa matigang panonood sa kaunting kaalaman na aking naibahagi sa inyo. Muli, ako po si Kuya Vino na nag-iiwan sa inyo ng katagang lamang ang may alam kahit kaunti lang. Yun lamang po. Mabuhay kayong lahat. Thank you and goodbye.